We give you praise. God is doing a new thing in your life. Do you believe that? Yes? Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Nagpapapintura kami ng bahay, yung aming 3,000 square meter na bahay. Maliit lang bahay ko. Mataas lang yung bahay ko kasi matatangkad kami. Nagpapapintura kami sa labas. And that's a new thing. Pero abala ho sa amin. Kasi may mga ibang tao, tatakpan nila yung bintana namin, ng dyaryo. Yung ganon, para makapinta sila. May naamoy kami kahit odorless. Paint. Abala. Pero may bago. Ang Diyos ganyan din. Pag may ginagawang bago sa buhay mo, feeling mo na abala ka. May mga inaayos siya, may mga tinatanggal, may mga... Bakit? Kala mo nun, okay eh. Pero once you say, Lord, do a new thing in me, naku, abalahin ka niyan. May mga ilalabas siya sa'yo na makikita mo, hindi ito bagay sa'yo, alisin mo na yan. Yang tao na yan, wag na yan. Yung ganon, and it will be new to you. It will be hurting to you. It will be a bothersome to you. But it is a new thing. Please allow the Lord to do that in your life. Because He always wants to bring out the best in you. Kasi alam niya ang ganda mo. Pag pinayaga mong luma, pangit, sayang, kilalang kilala ka ng Diyos. Kaya allow Him to do new things in your life. Amen? Tapikin niyo lang yung katabi niyo, sabihin niyo, new thing, new thing, new thing, new thing. Yes! Expect that. And if you believe in that, God desires new things in your life. Let us pray our favorite prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray our favorite prayer together today. I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy birth is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Today is a very special day because we should celebrate. Why is it a special day? Because for more than a year now, kung kayo'y kasama natin ng isang taon na, we walked through the first five books of the Bible, the Torah. Last June 26, 2022, we entered into Genesis. Hinimay natin yun. Tapos we ran through Exodus and then Leviticus. And then we marched through Numbers. And last week, September 24, 2023, we ended our study on Deuteronomy. Kaya, congratulations to you. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Ngayon, kung may mga na-miss kayo doon sa biyahe nating isang taon na yan, you can go back and watch it and learn from it. Just go to my YouTube channel, Arun Gogna. Tapos balikan nyo yung mga feast talks natin. Pakinggan nyo para matuto tayo more. Kasi hinimay-himay natin ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. Today, we are going to summarize the five books. So, ito po'y 5 hours. 5 books sa summarize natin at magugulat kayo sa summary. Kasi talagang inaaral natin ang Biblia. Magugulat kayo kung gaano kagaling ang Diyos sa mga taong sumulat ng Biblia. We will summarize the entire Torah in one simple yet powerful message. This is the message. God is relentless. God
is relentless. Ano sa Tagalog ang relentless? Hindi ko alam yan kasi I grew up in New York. Yung sino may mga anak dito? Taas mo ang kamay. Parents, can you see the hands of parents? May mga anak kayong relentless? Yung ayaw kayong lubayan pag may hinihingi? Yung kakatalikod mo pa lang, nandun na sila, penge. Yung may hinihingi sa inyong laruan, o kung ano man, yung kukuliting ka relentless. Ayaw kang lubayan, kukulit-kuliting ka, hahabol-habulin. God is relentless. And the whole Torah, the five books, yun ang gustong sabihin. Yan ang Diyos niyo. Di kayo lulubayan. Kahit takbo ka ng takbo palayo, nahabol ka pa rin. And let that truth be revealed to you more today. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Let us pray. Lord, thank you for bringing me here, allowing me to watch this even on replays, but because you want to speak to me. Today, Lord, don't just speak to me. I need your embrace. I need you in my life. And I believe I will bring home your miracles, your embrace, and your name, in Jesus' name. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Habang umuupo kayo, sabihin nyo sa katabi nyo, the Lord will speak to you today. Parents, think about this. Did you ever watch your children perform in school? Napanood nyo na yung mga anak nyo mag-perform sa eskwelahan? Were you proud of them? Were they proud of themselves? Iba rin yun, di ba? Naalala ko nung grade school ako. Doon Bosco Makati ako eh. So lahat kami boys. Sabi nung teacher ko, ang performance ng ating class, classroom namin, sa ibang classroom, iba eh. Ati-atihan tayo. So kaming 40, pinapunta sa school nung performance day. Sa gym kami magpe-perform. Ati-atihan costume. Pati yung sibat, lahat. Tapos yung ati-atihan. Tapos pagdating namin, yung teacher namin, bago mag-perform, pumunta sa gym, sa classroom, pinapila kami. At alam mo ginawa niya? Nilalagyan niya kami ng uling sa buong katawan. Uling. Mukha, uling. Tapos tabi. Nung ako na, hindi na, tabi ka na. No? Hindi ako nilagyan ng uling. So talaga, ako talaga, ba't kaya? No? Tinitingnan ko yung classmates ko, halos magkakulay naman kami. So hindi ko kailangan, di ba? So yung mga bata, we are proud of them. But the question is, are they proud of themselves? Parang ganito, tingnan nyo. Pinag-perform niya yung anak niya, pero nagduda tuloy yung anak. Minsan iniisip ko kung minahal ba talaga ako ng pamilya ko. Hindi siya sinuutan ng panloob. Nag-perform, may ganun pa. Di nakita tuloy. Mahal ba nila ako? Ganyan, no? Di ba when they perform, kahit mali-bali, proud ka sa anak mo? Naku, alam ko yan because I own a school, a preschool. Every year, 2 times a year, nagpe-perform yung mga bata. Palagi akong nandoon. Kitang-kita ko yung mga parents. Tapos sinet up na namin na ganito. Pagka ito na yung batch ng mga bata, we call parents to come in front to video their children. So, kunyari, Kinder 2 will perform next. Naku, yung mga parents ng Kinder 2, nandito na kagad. Nakatapat na ng ganyan. Tapos, kitang-kita mo sa mukha ng mga magulang, smiles. Grabe, kahit yung mga bata nagpe-perform, mali-mali yung ginagawa. Meron ngang isan, the whole time nakatayo lang eh. As in, nakatayo. Nagsasayawan na lahat siya nakaganon. Tapos titingnan mo yung magulang na nasa harap, naka-video, naka-smile. Proud. Bakit? Merong nakikita itong magulang na to sa anak niya na hindi natin makikita kailanman. May
meron. Siguro yung iba, yung mga lalaki dito, sinabihan na kayo, di ba, ng magulang mo, ng nanay mo, ang gwapo-gwapo mo, anak. Pero pag tumingin ka sa salamin, talagang sinungaling ang nanay ko. May nakikita yung nanay na hindi makikita ng iba. It is the same way when we read the Old Testament. Ang Old Testament, pag binasa mo, magugulat ka. Bakit sa Old Testament, ang Diyos ay parang galit palagi. Parang inutos pa nga niya patayin lahat ng kaaway. Pati mga anak ng kaaway patayin. Bakit parang galit ito? Bakit nampaparusa ito? But when you go to the New Testament, you will see si Jesus parang napakabait naman. Bakit nakakalito? Pero once you look at it in the eyes of Jesus, you will be surprised. Si Jesus, alam niyo kung anong Biblia niya? The Old Testament. Yung Old Testament, yung memorize ng mga Hudyong batang lalaki, ang Torah. Memorize. Hindi lang yon. They read the Psalms every day. They pray it every day. So Jesus, actually, when you read the Bible, the Gospel, He directly quotes Old Testament. Ang Biblia ni Jesus ay Old Testament. That is why Jesus was so immersed in the Old Testament. So the key was this. For us to see what Jesus was seeing is to drop our modern eyeglasses and read the Bible the way Jesus read His Bible. Paano niya tinitingnan ito? Because when you do that, something amazing will happen. Ito po ang makikita niyo na magugulat kayo. Pag binasa niyo ang Old Testament, kung paano ito basahin ni Jesus, ito po makikita niyo. You are going to see the Father of the prodigal son everywhere. The prodigal son parable of Jesus is the pearl of all parables. Kasi yun ang summary ng buong Old Testament. Lahat ng 5 books na yan, makikita nyo sa kwento ng prodigal son. Galing ni Jesus. Kasi ang meditation niya, yung buong Old Testament, so sabi niya, paano ko ito ikukwento sa mga tao ngayon? Ah, gamit siya. Parable of the prodigal son. So the father of the prodigal son is in the Old Testament. And if you read the whole Bible, Bible is an epic love story of a relentless lover. And that relentless lover is God Himself. So this all started when God built a home, a place of abundance for His children. In Genesis chapter 2, it says, "The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, the place He placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil." Bumagsak ang tao dahil merong isang punong hindi pinapakain sa kanila. Yun ang kinain nila. Kaya alam nyo, nung nag-research ako sa internet, nakita ko to. Sabi ko, ipakita ko kaya ito sa mga feasters today. At ito ang na-research ko. Tingnan nyo. The oldest computer was owned by Adam and Eve. It was an Apple. With very limited memory, just 1 byte, and everything crashed. Galing, di ba? Kakaiba, no? So when you read the prodigal son's story, you are going to see that the parable parallels with the first 5 books of the Bible. May parallelism, magkamukha doon sa unang 5 libro ng Biblia, yung prodigal son. So today's lesson is this. We are going to talk about the 6 parallelism of prodigal son and the first 5 books of the Bible. 6 parallelism of the first 5 books in the prodigal son. Napansin nyo? 5.
6. Ganyan ako magturo eh. Lumalabas yung dugo ko, ha? So let's begin with the first parallelism. They lived in God's abundance. In Genesis, God lived with two humans, Adam and Eve. In the prodigal son, the father lived with two sons, yung naiwan at yung umalis. Parallel, magkamukha. But one day, we know what happened. Adam and Eve, in choosing the wrong fruit, declared something to God. Nung kinuha nila yung ano ba yung prutas na yan? Ano yan? Yung kinagat nila, ano yon? Pinya, no? Agatin mo ba yung pinya? No? When they did that, they were telling God these words, "I don't need you anymore." The prodigal son, when he got his inheritance from his father, was telling his father, "I don't need you anymore." Pareho. Naalala ko si Adan, tinitingnan niya si Eva, tapos katabi niya si Lord. Sabi niya, "Lord, bakit yung maginawa si Eva?" Alam mo, sagot ni Lord, nakangiti, "Para mahalin mo siya." Tapos nagkamot si Adan, sabi niya, "Lord, eh bakit niyo siya ginawang tanga?" Sabi ni Lord, "Para mahalin ka." Parang yung mga babae yung kumalakpak eh. So there was great abundance. Kaya lang, they took their own way. Ayoko niyan. Ito yung gagawin ko. Pareho, Adam and Eve and the prodigal son. Second is this. They insisted on getting abundance their way. In Luke chapter 15, the parable says, ito yung kapatid na ha, yung brother, yung naiwan. Sabi niya, "All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends." Hindi mo isang kambing lang, hindi mo sa akin binigay, pero itong pasaway kong kapatid, pinagpiesta mo pa. Pinapatay mo pa yung pinatabang guya. Alam niyo yung pinatabang guya? Yung chocolate? Yun yun. Ha? Pinatabang guya. Naiinggit. And his father told him, "Look, dear son, you have always stayed by me and everything I have is yours." That is why the older son got envious. Taka siya eh, bakit minamahal mo itong... Does this story sound familiar? Cain and Abel, dalawang magkapatid, pinaburan yung isa, nagalit yung isa, pinapatay. Itong older son, pinaburan yung isa, nagalit din. Parallelism. Magkamukha. Kaya ako, pag meron kayong kakilalang pinapaburan ng buhay, huwag kayo masyadong naiinggit. Wag. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang mainggit. Lugi kayo, sayang panahon nyo. Pag yung kapitbahay nyo, nagkaroon ng bagong kotse na dipindot, huwag kang mainggit. Kasi kotse niya dipindot, ikaw ditulak. Wag. Tinitingnan mo yung kaibigan mo, ang payat. Ikaw, chubby, huwag ka mainggit. Bakit? Pag nagkaroon ng taggutom, yung kilala mong payat, patay na yan. Ikaw, papayat pa lang. Ha? Nakakapagod ho ang inggit. Sayang. At ito pa, think about this. If you know God is relentless in His love for you, will you feel envious of anyone? Malamala ko ni Lord.
Lahat ng pagpapala ko, nakakasana. Kukunin ko na lang. Mahigit ka pa ba dun sa pagpapala ng iba? Di na. Tandaan nyo to. All conflicts comes, or all conflict comes from refusing God's relentless love. Pagtanggi tayo ng tanggi sa pag-ibig ng Diyos. Number three, parallelism is this. God runs towards them. After Adam and Eve fell, the story says that God starts looking for them. Hinahanap sila ng Diyos at itong sabi ni Lord, "Where are you?" Nasaan na kayo? How do you interpret that loaded question? Where are you? Ako, I'm very sure you've heard about the golden rule of communication. The words you say are not as important as how you say it. Yung tono ang napakahalaga. Saan na kayo? Ano kaya ang tono ni Lord doon? Kasi pag nagbasa kayo ng Biblia, wala hong tono yan. Ikaw maglalagay ng tono. So ano kaya ito? Saan na kayo? Galit kaya siya? Naalala ko yung mister, pinagyayabang niya sa mga barkada niya, pare. Panag-aaway kami ng misis ko, lumuluhod sa harap ko yan. Wow, lumuluhod sa harap ko, panag-aaway kami. Hinahanap ako sa ilalim ng kama. Asan ka na? Ganon, ha? Ano yung tono? When God asks, "Where are you?" Ano kayang tono nito? So let me tell you. In the Hebrew word, the original Hebrew word of "where are you" is alyeka. Sabi nyo nga, alyeka. Anong ibig sabihin ng alyeka? Another meaning of alyeka is this. Oh, woe is me. Oh, woe is me. When God was asking, "Where are you?" He was weeping in pain. Lungkot. God was not angry. God was grief-stricken. God was mourning because he lost his children. Hindi galit yung tono. Nasaan na kayo? Hindi. Malungkot yung tono. O ito, para mas madali nyo maintindihan. Sabi ng babae, "Basilio." At? Oh, kayang-kaya ng mga babae. Galit ba yung tono ni Sisa? Lungkot. Ganun din si Lord. Habang siya'y naglalakad, alam naman niya kung saan nagtatago, yung tono niya sinasabi, "Ako'y lungkot na lungkot sa ginawa ninyo." So he was weeping because God was mourning because he lost his children. Number four, they hide in agony. Sino sa inyo nakapag... Huwag kayong mahiya ha, taas lang po ang kamay, huwag niyo ibababa. Sino sa inyo nakapaglaro na ng taguan sa buong buhay niya? Taguan. Ayan. Tingnan niyo yung taas ng katabi niyo, baka hindi pa, kawawang nila lang yan. Taguan ang isa sa pinakamasarap na laro. So pangakuan mo siya, mamaya taguan tayo. Ha? Pag nagtago ka ng taguan, di ba minsan pinaninindigan mo na kung saan ka nagtago, ayaw mong gumalaw. Kaya yung iba sa inyo, nagtago kayo, pagpasok nyo, bantot. Pero di ka lalabas. Bakit? Hey, papanindigan ko na to. 10 years na, doon ka pa rin. Antindi mo, Adam and Eve hid themselves. Ito ang sabi sa Genesis chapter 3. "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. And God said, 'Who told you you were naked? Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?'" In the original Hebrew, the word translated to naked can also mean agony. Agony of death. All of a sudden, ay, kala ko nag-aaway yung dalawa. Kala ko galit si Lord. Kala ko, hindi, si Adan, si Eva, hiyang-hiya sa Diyos na sobra silang minahal kasi nasaktan nila. Ito, huwag nyo na itaas kamay nyo. Sa iyo na lang. Nasaktan mo na ba ang mahal mo sa buhay? Di ba nung nalaman mong nasaktan mo siya, durog ka rin?
Yun yung naramdaman nila. Yun yung nakedness. Hindi lang ito hubot-hubad. Ito ay ano, hiyang-hiya. So let us complete the whole picture. Ito po ang whole picture. When God asked, "Where are you?" He was weeping for His beloved children. And Adam and Eve were hiding because they were tormented for betraying their lover. Pag binasa niyo ulit yan, Genesis chapter 3, the fall of man, nakakaiyak po ito. Hindi nagagalit yung Diyos. Lungkot na lungkot ang Diyos. Bakit? He is the relentless lover. Naalala niyo, yung prodigal son, yun din ang naramdaman niya. Nung nagpapakain na siya ng baboy, hiyang-hiya na siya sa kanyang sarili. At sabi niya, hindi nga ito ginagawa ng mga alipin ng tatay ko. Tapos, andun din yung agony, the same. Fifth parallelism, the barren life outside the garden. Adam and Eve ended up in the barren land outside the garden. Pinalabas sila. Anong gagawin nila ron? Magtatanim. Kasi dito, hindi ka na magtatanim. Pero sa labas, magpapakahirap ka. This story was repeated in Exodus. When the Israelites ended up as slaves outside the promised land in Egypt, ganyan ang mukha. Di ba yan din yung itsura ng prodigal son? Nung siya'y lumaya sa kanyang tatay, saan siya napunta? Sa isang Gentile land. Tapos inubos ang pera, biglang nagpapakain na lang ng baboy. Ay, tapos nagpapakain na siya ng baboy, gutom pa rin siya. Ganyan na itsura. This is the truth. The work inside the garden is productive and fulfilling, but the work outside of the garden is oppressive and dehumanizing. What is the garden? It's the presence of God. Kaya ito po ang tanong ko sa inyo, ito bang tinatrabaho mo ngayon? Nagbibigay buhay pa ba ito sa iyo? O ito'y inuubos-ubos ka lang pag-isipan mo? And the sixth parallelism is this, the long road back home. So he returned home to his father. The prodigal son returned home to his father. In the Old Testament, for the Jewish slaves from Egypt, it took Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy to tell the story of their long way to the promised land. Pauwi. Kaya the same story or the same journey back to the Father's arms were what Jesus told about the prodigal son. Ito ang sabi niya. And while he was still a long way off, his father saw him coming, and filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Alam niyo, gustong-gusto ko dito yung run, tumakbo. If you're a dignified person, you do not run. Pag ikaw ay dignified, di ka tumatakbo, naglalakad ka lang. Lalo na nung araw, napakataas ng posisyon ng tatay na to, hasyendero yan eh. Hindi yan tatakbo para kanino. Pero nung nakita niya yung anak niya, tanggal ang dignidad, tumakbo. Relentless. Ay, meron pa yan, mas malalim. Pag alam niyo ang kultura nila, nung araw ang mga Hudyo ang suot, actually lahat ng tao noon, ay hindi pantalon, walang ganito noon. Ang suot ng lahat ay palda na masikip. Paano ka tatakbo? Itataas mo. Para makatakbo ka. Kasi hindi ka makatakbo eh. Masikip eh, hanggang dito. Tataas mo yan. Tapos ito pa, huwag nyo nang imaginein, wala silang panloob. Huwag nyo imaginein. Tataas nila yan. Tapos tatakbo sila. Tapos lahat ng mga alipin, magtataka, ba't tumatakbo? What? Kakahiya. Relentless. Kahit nakakahiya, tumakbo para salubungin ang palpak makasalanang anak. You know, from Genesis to Deuteronomy, man kept rebelling, but God kept running towards them.
That's the summary of Torah. Kitang-kita nyo sa prodigal son. Kaya gusto kong isipin nyo si Jesus. Nung malapit na siya, ako na, magpapakita na ako kung sino ako. Inaral niya yan sa isip niya. Paano ko kukwento ito? Ah, alam ko na. Iimbento siya ng kwento. Prodigal son. Because that is the summary of their journey. Alam lahat ng Hudyo yan. Relate na relate sila. Tapos kinwento niya ang katotohanan na yun yung Diyos. Hinabol kayo ng matagal. Yun yung tatay natin. Ganda. Kaya tayo, once we read it, it's very touching to us. But if you're a Jew, it will be very, very deep. It will reach your core. Kaya, that's an eye-opener for everybody during the time of Christ. That is why people flock to Him. People follow Jesus. Why? He speaks sense. He knew the Old Testament. It is so beautiful. Now, let me go deeper. Can I ask everybody to stand up? Can you look at the cross? In 1 Corinthians chapter 1, it says, "For the message of the cross is foolishness." Siya ay Diyos na makapangyarihan. Bakit papayag siya mamatay sa krus? Alam niyo na ang dahilan. Ang sagot, dahil sa iyo. It's foolishness, di ba? Kasi mahal na mahal kayo. Talaga? Ba't kanya mamahalin ng ganyan? Eh, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan. Nakakahiya ka nga eh. Itong linggong to, grabe ginawa mo eh. Pero ganun pa rin. Mahal na mahal ka pa rin. Mahal na mahal pa rin tayo ni Lord. Kahit minsan di natin siya mahal. Makakapagtanong ka talaga. Magkakamot ka ng ulo. It's foolishness, di ba? Ako rin, nagkakamot ng ulo at nagtatanong eh. Bakit ang lemon square bilog? Napansin niyo ba yon? Bakit ang brownies black? Bakit ang mercury drug nasa earth? Di ba kayo nagtatanong? Bakit ang pure gold green? Bakit ang bench hindi nagtitinda ng upuan? Ang pen shop hindi nagtitinda ng pen? Bakit ang lumalabas ang apoy? Bakit hindi lumalabas ang apoy sa fire exit? Bakit ang fire truck, tubig ang laman, hindi apoy? At ang pinakamatindi, tanongin sa akin, ano? Bakit mahal mo siya kahit hindi ka naman niya mahal? Diba? Ang labo. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Malabo rin. Kahit ho anong gawin natin, hindi nyo ito kayang maarok, matanto, madalumat. Hindi. Napakalalim. He is madly in love with you. He is the relentless lover. Kung feeling mo single ka for life, walang nanligaw sa'yo, ha, think again. Tagal ka nang inahabol ng Diyos. He is the relentless lover. That is how much He loves you. What do? Understand this love? You cannot comprehend it. This is what He wants you to do. Accept His love. Let Him run towards you. Like what the father of the prodigal son did. Tumakbo na kahit nakakahiya. Foolishness of the cross. Para mahalin ang makasalanang anak. Lahat tayo ganun. Payagan na lang natin siya. Sapagkat gusto ng Diyos gawin ito. And once you do that, you know what happens to you? You sin less. Nababawasan yung ating mga maling ginagawa at ugaling hindi maganda. Then He creates new things in your life. Because you allow your relentless God to love you. Let's come to prayer. That is what you do now. Put yourself in a disposition of allowing Him to love you. Close your eyes, bow down your head. God is here. He loves you so much. Allow Him.
Allow Him to embrace you, my dear friend. Allow Him to just love you. Kahit nakakahiya ang mga ginawa mo buong linggo, kahit ang tagal mo nang nawalay sa Kanya, hinahabol ka pa rin niya. Magpahabol ka naman. This is what God wants of you. Lord, we are here, your children, coming home to your embrace. We are home in your embrace, O God. I need you, Lord. So just embrace me today. Brothers and sisters, stop running away. Just be still and just allow Him to love you. And let His love drive away all your fears, your worries, your anxieties, your pain. Let His love create new things in your life. Allow Him to love you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's worship Him. God is here.